Ang importante po ay makapag-survive, we can cope, and eventually, hopefully, strongly recover from this life challenge. This is Yung Fernando and I'm from Ramfer Financials. Kamusta po mga ka-RFF? Welcome back to our channel. Before anything else, again, allow me to say thank you to all of you who have so far subscribed to our official YouTube channel, Ramfer Financials, and to those who continue to like, share, and comment on our videos. Maraming salamat po. Ramdam po namin ang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo para po sa amin dito sa Ramfer. At talaga naman pong nakakapagbigay ito ng inspirasyon at lakas ng loob para may pagpatuloy pa po namin ang aming mga financial advocacies. And so for today, you're in for another treat as we discuss another very timely and interesting topic, this time about how to recover financially from a job loss. Yes, you've heard it right. We will be talking about that for today. Marahil isa po kayo sa tinamaan ng COVID-19 pandemic when it comes to pagkaka-layoff, pagkaka-retrench, or maaaring may negosyo po kayong nalugi because of all of these lockdowns. Huwag po kayo masyado ma-depress, hindi po kayo nag-iisa, at talaga naman po may mga tao at institusyon na tulad namin sa Ramfer Financials na handang tumulong sa inyo. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ano ba ang aming mga 5 practical tips on how we can all survive, cope up, and hopefully be able to strongly recover from this life debacle. And so when you're ready, let us begin. Of course, on top of our list is for you to talk to your creditors. Now is actually the best time for you to do that. Huwag po nating unahan ng hiya or ng pride ang mga bagay na ito. Tama rin po na hindi tayo maunahan, singinin ng ating creditors pagdating ng panahon na pumapalya na tayo sa ating mga payments sa kanila. Talk to your alahera na kung saan ay kumuha ka ng jewelries in the past, baka naman pwedeng i-defer muna ang pagbabayad mo sa mga panahon na ito. You can also call up your credit card companies and ask for discounts or even waive the annual management fees. In the meantime, you can also consider deferred or refinancing of your other loans para makakuha ka rin ng lower interest payments. Lahat po ng bagay na ito, maaaring sa tingin mo, medyo maliit lang, pero pag nag-pile up, ay malaking bagay at impact na rin po ito sa ating current cash flow. Tandaan niyo po, lahat po ng mga tao at institutions ngayon ay mas lenient and mas understanding sa mga taong tulad natin. Kaya, hindi man po guarantee na pag kinausap natin sila ay mapagbibigyan tayo, at least you have tried and exerted effort to be able to do so. At ito rin po ang isa sa mga opportune times for you to have an honest chat with your family members. Let's make them our allies in this. Alam niyo po, dapat sila yung isa sa mga unang nakakaalam ng sitwasyon natin to be able to manage their expectations. The idea is, kapartner natin sila sa pagdating sa pagtitipid sa mga panahon na to at bawas-bawasan muna ang paggastos sa mga panahon na hindi pa tayo nakakakuha ng trabaho or new sources of income. The second practical tip that we have is for you to review your budget. This is one of the crucial times for you to design a new plan. Huwag po tayo mag-rely sa mga nakasanayan na natin, mga budget plans. Iba po yun eh. Iba pa ang sitwasyon nung time na yon. May regular pang income na pumapasok sa atin. This is different. Dapat ang objective ay survival plan. Dapat alamin natin magkano ba talaga ang total expenses natin every month. Magkano rin ba ang natitira nating savings sa ating mga time deposit or mga bank accounts? Dahil kailangan po, the idea is for us to be able to stretch these funds until such time na may bago na tayong sources of income. Tandaan po natin,
borrowing must not be your go-to solution. Huwag po tayong masanay na humihiram sa mga kamag-anak natin or nagsiswipe na lamang po sa ating mga credit cards. Maaaring sa simula, maliliit na bagay ito, pero again, eventually, hindi po natin mamamalayan at magpa-pile up ang mga bagay nito. Tayo lang rin po mahihirapan and it can really have a big impact on our overall cash flow eventually. Which leads us to the third practical tip, which is to reduce our expenses. Be open to consider selling your big ticket items like your car, your favorite watch, your additional gadgets. Now is the time for you to do a little bit of this sacrifice para lamang po mag-survive sa ating pinagdadaanan sa kasalukuyan. There are many things that you can do to minimize your living expenses. Try to check out ano ba talaga ang mga discretionary expenses na yan. Baka naman po dyan sa area na yan ay malaki na pong tulong para ang ating cash flow ay kahit papano ay makahinga-hinga in the meantime. And when we talk about discretionary expenses, ano ba mga halimbawa nito? Tulad na lamang po ng mga subscription natin sa mga magazines or yung ating mga gym membership fees, yung ating mga additional apps sa cellphone natin. Lahat po nang yan discretionary at sana rin po lahat rin po nang yan ay mapababa natin, be able to consider adjusting to all of these expenses. The fourth practical tip is for you to use your emergency funds. Now is one of the best times for you to do that. Never dip into your long-term investments. Yan po ang dapat nasa huli ng ating listahan. And when we are in dire straits na, huwag po nating isipin na ito po ay isang pondo na pwede rin nating galawin eventually habang wala pa po tayong trabaho. Kaya nga po, very important na pagkasyahin natin kung anong meron po na remaining savings natin or emergency or contingency funds. Pag ginalaw po natin ang ating long-term investments, maaaring maging malaki at damaging po ang impact nito sa ating future financial portfolio. Dahil tandaan natin, may mga pinaglaanan tayong mga funding or mga goals para dito tulad na lamang po ng ating child's future education, our funding for our retirement at kung ano-ano pa. Pwede nyo naman pong i-consider muna na babaan muna ang ating mga monthly contributions or even in the meantime, baka naman pwedeng i-suspend muna natin yung pagdadagdag sa ating mga long-term investment instruments na ito para lamang po makatulong muna sa ating overall cash flow habang tayo ay naghahanap pa ng trabaho or new sources of income with the intention na pagka nakabawi na po tayo, nakakuha na po tayo ng panibagong sources of income, ay talaga pong babawian natin at dadagdagan natin yung mga pondong nawala nung time na tinigil natin yung pagdadagdag or pagko-contribute sa mga instruments na ito. Nang sa gayon ay para na rin po tayong tuloy-tuloy na nag-contribute at hindi tumigil. And the last practical tip that we have in order for you to cope, survive, and hopefully strongly recover from this pandemic is for you to get into new sources of income quickly. The operative word there is quickly. Yes, huwag po natin siyang i-delay. Hindi po dapat tayo nagpo-procrastinate sa bagay na ito. We understand na maaaring malungkot pa kayo, depressed kayo of your current situation, but also give yourselves a deadline. Hindi po dapat na nagwawallow tayo in our miseries forever kasi tayo rin po ang mawawalan. The idea is, kailangan makakuha tayo ng additional or ng new sources of income to replace the income that we have lost nung tayo natanggal sa trabaho. Kasi again, ang hirap po pagka natanggal ka sa trabaho, yung regular source of income mo tumitigil. Pero ang gastusin mo every month, tuloy-tuloy pa rin. Ganyan po ka sa club pag natanggal tayo sa trabaho. Hindi po sapat na mapababa natin ang level of expenses natin, kundi very important sa lahat para makasurvive tayo sa pandemic na ito, makasurvive tayo sa stage ng buhay natin na ito, ay madagdagan natin
or makahanap tayo kagad ng new sources of income. Maaaring mag-apply tayo ulit sa panibagong trabaho or habang naghihintay tayo na may tumawag sa atin na recruitment officer, ay baka naman pwedeng mag-side hustle na muna tayo. Make your time productive. Marami po tayong oras sa mga panahon na ito. Kaya kailangan check ninyo ano ba yung mga talents ninyo. Alam niyo po, ang kagandahan ng modern world ay marami na rin pong mga iba-ibang klaseng earnings opportunities around us. Hindi na lamang po tayo reliant sa mga employers or sa mga kumpanya sa market. Marami na po on our own na pwede rin tayong magawa para po kumita ng additional income. Tulad na lamang po ng pag-unleash ng ating mga talents and special skills sa pag-produce ng videos. We can monetize all of these things. We can also do some online selling. Be entrepreneurial. You can also consider, like for example, being a financial advisor, di po ba? Kasi kami, like for example, dito sa Ramfer Financials, we are also in constant search for quality financial advisors who will be with us in our mission in propagating these financial advocacies that we have. Alam niyo po, sobrang daming options for some. Pwede rin po kayong mag-get into consultancy work or yung mga magagaling sa marketing, pwede rin kayong maging project-based marketing officer at kung ano-ano pa. Basta ang importante ay huwag po nating i-delay ang lahat ng opportunities na ito. Huwag rin po nating i-consider na temporary gigs ang mga ito. Malay natin, di po ba? Ito pa ang bago nating source of income in the future na isang magandang negosyo rin po pala ito na pwede na natin gawing full-time eventually. At the end of the day, we always have to remember that the biggest money mistakes are made out of fear or greed. It is important that we know how to adjust, be open to a lot of these sacrifices in the meantime, and at the same time, also have that positive outlook that there will always be a solution to everything. It's also very important that you get to talk to a reliable consultant or a financial professional or practitioner for that matter who can help us and guide us along in this journey. Ang importante po ay makapag-survive, we can cope, and eventually, hopefully, strongly recover from this life challenge. And so I hope you've learned something new today in these 5 practical tips on how you can cope financially from a job loss. And if you think you have friends and relatives who might be of need of these contents, I hope you can share this video to them. And for those who haven't yet, I hope you also click like and subscribe to our official YouTube channel, Ramfer Financials, and tap the bell button for our future notifications and other important uploads. Again, this has been June Fernando saying thank you so much for watching, for your continued support, and we'll see you in our next video. God bless!